And of course, every time talaga na bumabalik ho tayo sa ating mga lugar kung saan tayo pinanganak, di ba, maliban sa mga inalala ho natin at binabalikan ay yung mga lugar, no, kung saan tayo tumatambay, kung saan tayo kumakain, no. So in my case, ang hindi tinatambayan, no, kasi hindi naman ako masyadong tumatambay dito dati. Oh, namamasyal lang konti, pero taga lang ginagawang tambayan, hindi siya, no. So ang aking pinaka-memorable dito na lugar, location sa Tagum City proper is itong McDonald's. Yan. Kasi alam nyo ba dito sa Tagum City way back mga, nung ano, during my young adulthood, no. So dito laging dumiretso after inuman, like lasing, no, hangover. So gusto kong mag-food trip. Kasi siyempre, ang bukas hanggang alas 2, alas 3 ng madaling araw, ito na lang. Tsaka yung mga minute burger, no? Pero siyempre, iba ka talaga kapag ka sa McDonald's kasi meron silang kape. Eh, sa akin naman kasi dati, yung kape ng McDonald's ay hindi pa talaga siya serve as para pampagising ng diwa and at the same time, para pampatalino, pampa active, no? Sa utak, sa mga brain cells. Kundi ano lang, iinumin ko lang yung kape as pampainit ng sikmura. Kasi galing nga sa inuman. May mga bulalo naman sa may public market, mga sabaw sa may terminal, pero masyadong malayo. So ito yung pinaka-accessible sa akin na area, syempre downtown area lang tayo. So ginagawa ko dito ako laging nagpapainit, no, sa aking hangover, na aking tiyan, no, tsaka hangover. So ayun, balikan natin syempre at kakain tayo ulit. Pero in fairness, ha, I don't know kung ako lang, pero parang wala tong ano dati, wala tong second floor. Pero ngayon, meron na siyang second floor, so yan, improving, no, si McDonald's Tagum City. Dalingo, meron na siyang ano, second floor. And although sabihin man natin na wala pa siyang yung ano, yung kiosk para maka ano, makapamili. Kasi di ba mga McDonald's Jollibee ngayon, ano na sila, kiosk na talaga, di ba? Toro-toro na lang, I mean na lang, no. Kiosk machine. So ngayon wala pa rin silang ganun, but still improving kasi yeah, no. Thank you for enjoy your life. Alright. So try natin, try natin kumain sa second floor. It's my first time actually. I don't know kung kailan lang ito nagkaroon ng second floor. Basta wala ito dati. Confident ako. So at least level up, no. Diba? Yan ang itsura. So, para na tayo dito, McDonald's review tour. Yan, ganda. Oh. Amoy sigarilyo nga lang. Sino kaya nag-yosi dito? Shout out. Baka yung customer, no? Eh, ganun naman talaga kapag ka nag-yosi ka. Didikit sa damit mo yung mga ano, nicotine, yung usok. Tapos, the moment na papasok ka sa air condition, so, since hindi ventilated ang mga establishment na air condition, so, ayan, ikot-ikot lang yan siya. So, ito yung itsura ng McDonald's, second floor. Galing. So, improving, no? Congratulations, Tagum City. Payaman na ng payaman. Paano to yan, no? Yeah, so, di ko siya mataas itong blinds nila. So, ito na lang. So, ito na, no? Ayan, Tagum City. At least, no, elevated na talaga tayo ngayon dito. Nice one. So it's improving. Congratulations mga taga-Tagum McDonald's. So ang galing kasi hindi sila umalis. Hindi sila nag-withdraw sa lugar. Tuloy-tuloy sila. I don't know kung meron bang Jollibee dito. Malapit sa... Ah, meron na pala sa may ano, Pioneer Avenue yata. Oo. Papuntang Suay Baguio. Ang galing, no. Memorize ko po yung daan. Yan. Pioneer Avenue. Malapit sa may barangay hall yata yan. Basta may crossing doon. Merong drive-thru. Pero yung drive-thru na yun dati, hindi naman niya sa 24/7 yata, oh. I don't know, limutan ko na. Basta ito, sure ako dito, 24/7. In fact, siya na naman talaga, no, McDonald's naman talaga ang pinaka may pauso sa mga drive-thru dito sa Pilipinas, sa mga fast food, ha. And sumusunod na lang si Jollibee. Tapos may simbahan dyan. Tapos ito mayroong STI. I don't know kung andyan pa rin ang STI ngayon, kung still standing pa rin ba. Kasi ano, nagbabago na yung ano, yung landscaping and design ng City Hall area. Old City Hall na siya. Kasi old na. I mean, dito talaga siya Old City Hall. Ano na siya ngayon? Hindi mo na siya pwedeng gamitin ng Old City Hall kasi hindi na siya siguro ma-recognize sa mga bagong panganak lang dito, yung mga bagong mga kabataan.
So kung gusto mong ano, punta pinaka-landmark na nito, hindi na Old City Hall kasi wala ka na makikitang old. From the word old, no? So like mga decades, years, 20 years, 30 years. So wala ka makikitang ano dyan, luma. So bago na siyang disenyo. So it's cultural. Tagum City Historical and Cultural Center. Yan. So dito na area is library. Nakapasok tayo, maganda actually ha. Napaka-high-tech and modernized ang ilang library next to Davao City. Bakit ko sinabing next to Davao City kasi tinanong ko yung ano, yung librarian, yung pinaka-in-charge talaga sa library, pinaka-head kung sino ba ang mas modernized, mas high-tech, mas tiki, si Tagum City Library ba o si Davao City Library? Sasabi niya, mas high-tech si Davao City Library. Actually, hindi lang sa Davao City, no, maging si Quezon City. May nag-comment dyan sa ating Davao City Live, Modern Library vlog. May nag-comment na taga Quezon City. Sabi niya, in fairness ha, aminin ko, mas maganda at mas modernized ang ano, ang Davao City Library compared sa Quezon City dito sa amin. Diba? Sabi niya sa kanya, andyan naman, oh, meron naman tayong prueba. Hindi ako gumagawa ng story. Anyway, so sa bandang area naman na dito is ano siya, theater. Yan. So ngayon may ginaganap na ano dyan, parang mga choir, yan, mga choral, no? Siyempre, ano ngayon eh, Tagum Musikahan Festival. Kasi nga, Tagum City is the festival capital of the Philippines. Medyo, ano nga lang, no, underrated, hindi siya masyadong naibabalita. Hindi siya masyadong, kumbaga, kulang sa platform, no? Hindi lahat, kumbaga, ano siya, hindi kagaya sa Sinulog, sa Panagbenga, Dinagyang, ati-atihan na talagang throughout the country, talagang kilalang kilala. So sana makilala to si Tagum City as ano talaga siya, festival capital of the Philippines. Kung meron tayong itatawag na fiesta capital of the Philippines, yung fiesta sa Mayo sa May Bohol, no? Shout out mga taga Bohol, di ba tama yun? From the moment na mag-start yung buwan ng Mayo, May 1 hanggang May 30, araw-araw may pista, di ba? Oh, may handaan. So, may nagsabi din na hindi daw Cebu ang ano, hindi Cebu, hindi Iloilo, ang cradle of Christianity sa Pilipinas or Roman Catholic capital. Hindi Iloilo, hindi Cebu, hindi City of Manila, hindi Zamboanga, kundi Bohol. Yan ang sabi ah. Wala kong nakikita nga support sa claim na yon. So, kayo nang bahala dyan. Usap-usap kayo dyan sa comment section. So, ito yung Rizal Street. Tama ba? Rizal Street na dito. Rizal Street. Tapos ito, Quezon Street ba to or Mabini Street? Whatever. Tapos meron itong newly built na building. Medium rise lang. Mga low rise lang pala. Mga low rise building lang makikita ko natin dito sa Tagum City. Kung meron mo tayo makikita ano dito, napakagandang structure in the structure, no? Yun. Yung kailang tulay. Flyover. The longest flying over yata yan eh. Di ba? Flying over tawag yan. The longest flying over dito sa buong Mindanao. Goes to Tagum City or located or be seen in Tagum City. Not in Davao, not in CDO, not in Zamboanga, nor Iligan, nor Jensan, but in Tagum City. Tama ba? So ito na yun. McDonald's Review Tour. Ayan, so meron na palang ano, ibang McDonald's branch dito sa may ano daw highway. Parang tinabihan daw malapit si Jollibee drive-thru sa highway, Pioneer Highway. Yan lang. Ganda. Nice. So sarap dito mag ano, tambay kumain, higop-higop ng kape, kain ng french fries. Nice one. Agad na tago mind furnace, so talagang masasabi di ba, na hindi dahil sa dito ako pinanganak, ito ang pinaka first home ko sa ang Tagum City bago ang Davao is ano siya, masasabi ko na isa din sa pinaka the best city sa buong Pilipinas in terms of ano ha, yung parang lively and alive Tagum City. Grabe yung warehouse dito, ang dami. Iwan ko lang ngayon kung existing pa rin ba kasi alam naman natin after pandemic lahat talaga nag recession, no? Lahat talaga na nalugi, nagsarado yung mga nightlife, yung mga beer houses, no? So ang dami to dito, may mga Ocean Avenue, ano pa, The Bar, marami dyan, marami. Although hindi ko man sila laging pinapasok kasi alam niyo naman ang inyong Abang Linggo dati is ano lang hanggang ano lang tayo,
Ganti Road or Davao Woods. Ganti Road, Davao Woods, isa lang yun sila. Tinawag siyang Davao Woods kasi ano siya, maraming mga lumber. Tindahan ng mga kahoy, ganun, lumber, lumberan. So kaya tinawag siyang Davao Woods. And Ganti Road, Dalisay, Ganti Road, Tagum City. So yun, may mga bidyokehan doon. Yung mga ano lang, bidyokehan ba? Tapos may mga berber. Yun ang ano ko, ang afford ko dati. Pero siguro ngayon, kahit afford ko pa rin, mas enjoy pa rin sa ganung lugar. Kasi nga lang, medyo cautious na tayo kasi mas troublemaker talaga yung mga ganung lugar. No? Maraming mga magsasaksakan, di ba? Maaring may mag-silusan, di ba? So, hindi rin siya safe. Kaya okay na rin, no? Kahit hindi. Wala lang, okay lang naman. Minsan-minsan. Mas maganda rin pag ano, yung gagaya sa IT Park sa Cebu na meron silang ano. Ano yun, music zone ba yun? Basta maganda. Time zone ba yun? Basta maganda doon. Mag-inom ka doon. Safe ka. Tapos sa Davao naman, meron naman tayong bungguyan. Yung sinashowcase ko sa ating mga vlog. Nice one. Tagum City. My birthplace. My first hometown. Ang ano ko lang pala, hindi ko lang magandang experience dito sa Tagum City is yung aking frustration sa tawag nito, sa kapulisan, ang tawag nito sa may presinto, no? Kasi one time pala, meron akong parang sabihin na natin kaibigan na parang tinulungan ba na magbagong buhay kasi ano nga siya, na nalulong ba, no? Sa maling ano, bisyo, no? Nalulong sa maling bisyo. Tapos ngayon, parang ako yung pinili niya. Parang gusto niya magpa-influence, no? From bad to better, parang ganun. Kasi ano nga siya, hindi nga siya productive na tao. Kasi nga, nalulong na nga siya sa ipinagbabawal na bisyo. So, sumama siya sa akin, nagtrabaho. Dito sa Tagum, dito sa taga-Davao siya. Eh ngayon, talagang nakita niya kasi sa, na-flash sa TV. Talagang, sabi niya, nanginginig siya. Sobrang nanginginig, sabi niya. Tapos, nanginginig mga kalamnan niya. O, ganun daw pala yung feelings. No? Pagka makikita mo yung isang bagay, maano mo siya, tawag nito, parang magpa-flashback yung feeling, yung sarap, parang ganun. So, parang na-trigger siya. So, yung kanyang gana sa ganun bagay, parang nagustuhan niya. So, ang ginawa niya, so, yung cellphone ko nung araw na yon, basta ang Samsung S3 that time, napakamahal, napaka-precious, napaka-valuable, napakamahal. O, luxury. Phone. No, di pa so may iPhone na yata, pero di pa siya ganun kaano introduce, no. Samsung pa talaga dati, S3. Samsung S3. So bagong labas ang Samsung S3, kung kailan 'yon. So alam niyo na 'yon, no. So ngayon, syempre madaling araw. Ang ginawa ko doon, blinatter ko siya. Oo, blinatter ko dito. Ang purpose ng pagblatter ko doon kasi siya nang kumuha, oh. May witness na siya ay lumabas sa kwarto, sa boarding house, tapos dala niya ang ano, bitbit niya sa cellphone ko. Tapos din na siya bumalik. Bakit? Bakit siya din na bumalik? Ba't siya naglayas? Parang ganun. Hindi siya bumalik. So, blinatter ko dito. Pare, ang purpose nun, just in case ba? Yun ang idea ko na kapag blinatter mo na yung tao, tapos just in case na magkasalubong kami sa daan, tapos mayroon akong magawang hindi maganda sa kanya, parang gagamitin ko yun. Parang yun ang paging pinaka-reason, no? Excuse ba na kaya ko siya ginanon, parang gato ganyan. Kaya naging violent ako sa kanya dahil ninako niya cellphone ko. Ganun. So, meron akong katibayan. Maliban sa meron akong witness, meron din akong blatter report sa Tagum City. Police precinct, no? Ngayon, pagpunta ko sa presinto na yon, wala, hindi ako pinansin. Pinansin naman, pero ang sabi nung officer, paano yan, sir? Yung in charge sa blatter report ay tulog. Alam niyo yon, di ba? Parang sabi ko, ito pa, hindi pa, hindi ako tumigil doon. Sabi ko, gisingin natin para makapaggawa ko ng blatter report. Sabi niya, hindi, tulog eh. Yung parang ano, ang dating is, antayin na lang kung kailan magising, parang sabi ko, wala na. Kumbaga yung ano ko, yung parang bad trip ko, that time yung parang gusto, yung talagang gigil ba, no, na mablatter ko siya. Para, kasi gusto ko, hanapin ko siya. Alam ko eh, kung saan siya pwede. Kasi prior to that incidents, meron na siyang mga nabanggit na mga kaibigan niya rin, no? O, sa ibang dimension. So, alam ko saan ko siya pwedeng pundahan. Kaso, wala. So, hindi ko siya nablatter. Kaya, yan lang, move on. Although, binalagay ko mo yung nanay niya. Ang nanay niya ay malaki ang katungkulan sa Davao.
malaki ang sahod. Yung tatay, maganda naman ang buhay nila talaga. Kaso nga lang, ano na siya, kumbaga isa na siya, hindi man siya, pisti na kung tawagin na rin, no? Pisti, kasi yun nga, maging pamilya niya, may anak rin siya dalawa, pamilya ng tao. Pero isinuka na siya, no? Nilit go na siya kasi wala talaga siyang kwenta na. Ibig ko sabihin, pasa ganun naman talaga kapag pasok ka na sa ganyang bisyo, nalulong ka na talaga. Narehab talaga yung dalawang beses pero tumakas. Para wala pagbabago, iwan ko sa kanya. Tapos ngayon, ang nangyari, pinunta ko yung nanay niya kasi magkano ba yun dati? 9,000 daw. Yun, yung presyo ng Samsung S3 na yun. So sabi ng nanay niya, kahit ihulog mo, sabi ng nanay niya, kahit ihulog mo ko dito sa gusali, ito lang talaga ang ano ko, maibigay sa'yo. So binigay ko ng 800 pesos, tapos iyak yung nanay niya. Oo, pasensya ka na. At talagang ano, ramdam ko naman yung kanyang ano yung kanyang sincerity talaga ng nanay niya na sising-sisi siya. At naging ganun ang anak niya, nakapambiktima na naman ng iba, alam mo yun? Oo. Nakaano ngayon dati, may kaibigan, maliban sa akin, cellphone, buti nga sa akin, cellphone lang, you know? Although, huwag natin sabihin na buti nga sa akin, cellphone lang, kasi wala din silang idea, wala kayong idea, wala silang ka-idea kung gano'ng kahirap magka-ipon para makabili ng gano'ng cellphone. Di ba? So, yung sa kanyang isang kaibigan naman niya ay Honda 125. Oo. Di ba? Napaka-rare na ano yun na unit. Sabi niya, oo, sabi nila, napaka-rare na unit yun dito sa Davao daw na makabili ng ganun. Kumbaga parang limited edition lang siya. Tapos yun, ninakaw niya, tapos yun, trininda, bininta, parang ganun. Basta kawawa, kawawa yung napagbintahan at saka yung mga naging kaibigan niya na napupuntahan. Talagang napipisti niya. So yun lang. So balikan natin, yun na yung konti kong frustration. Konti lang naman, okay naman, I move on to already. So baka after ilang years na ba, 10 years mahigit na no, nakalipas. 20 years na yata, you know? Almost or exact 20 years. Lampas, actually lampas na. Lampas 10 years, sorry, rather. No? Past 10 years na nakalipas. So, ibig sabihin, baka may changes na. Baka nag-improve na yung ano natin dito. Yung ating performance ng ating kapulisan dito. Although, hindi man lahat na. Siguro baka yung time lang na officer na yun, police officer yung tamad, di ba? So, baka sa kanilang sabihin natin, meron silang, ano bang duty sa, ano? Siyempre, merong graveyard na may panggabi, may pang-araw. So, panggabi kasi yung madaling araw, alas 3 ng madaling araw. So, dalawa or tatlo man sila naka-duty. So, sabihin natin na Monday to Sunday. So, merong 7 times. So, 21, no? Sabihin natin 21 officer na ma-in-charge or ma-assign sa Blatter Report Department. So, siya lang talaga yung minalas ako, no? Sa kanya ako na, ano, natsimpuhan ko siya na siya pala'y tamad. Parang ganun. Kaya, yun lang. A little bit of frustration that time. Pero, wala na. Move on ako. Okay lang. So, nakita ko naman yung kaibigan ko na yon, nagpalaboy-laboy. Akala ko nga dati na kasama siya sa tukhang. Pero in fairness naman sa kanya, wala naman siyang ginagawa. Siguro na mga, hindi siya hold-upper, hindi naman siya snatcher, hindi naman siya rapist, o ano pa man ang mga, ano yun, hindi rin siya siguro nagtutulak. Plainly, user lang talaga siya. At baka din sumuko during tukhang nung time ni PRRD. So, palaboy-laboy siya sa dapa. I mean, ano ba, nagagala. Tapos, yun lang, ganun pa rin, no? Ayun yung kanyang tsura. So, parang, wala na eh. Kumbaga parang yung aking gigil sa kanya, bad trip, parang wala na. Parang hindi ko lang nakakalimutan, pero nakamove on ako. Kumbaga, okay lang. Kumbaga ang dami ng mga nangyaring, marami na akong mga na-acquired na mga material na higit pa doon. Kaya okay lang. Yan lang. So, wala. Hindi kami na ganun. Hindi kami na nag, yun na. Yung nakita ko siya sa Quezon Park sa Davao. Pero hindi ko na siya nakita ulit pa noon. At ayoko magkita. Talagang ano eh, yung ayoko. Hindi na kailangan. Daming taong pwedeng i-meet, no? Na naging kaibigan mo in the past. So, bakit siya pa ang gusto mong makita? Tama? Yan, that's all for this video. Thank you for watching. Tagum City, my hometown. And syempre, McDonald's. Experience. Paglasing, hangover. Dito muna. Rekta, bago mag-tulog.